Kakaibang tips sa mahabang buhay, payo ni Doc Willie Ong. May pangkaraniwang tips sa kalusugan tulad ng pag-iwas sa paninigarilyo, pamumuhay ng maayos, regular na pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Pero mayroon pang ibang mga paraan para maging mas malusog ka pa. Una, maging maingat. Ang maingat na tao ay mahaba ang buhay. Ayon sa report ng Terman Life Cycle Study, ang maingat ay isang kasanayan ng pagiging organisado at disiplinado sa iyong mga ginagawa. Ang maingat na tao ay maaaring mas alam ang kanilang pangangailangan pangkalusugan. Pinipili niya ang mas masustansyang pagkain. Ipinapakita rin sa isang pag-aaral na ang mga batang hindi maingat ay namamatay ng maaga. Ang isang leksyon ay turuan ng ating mga anak na alalahanin ang kanilang kalusugan. Ikalawa, isipin na bata ka pa. Kapag inisip mo na ikaw ay matanda na, mararamdaman mo na ikaw nga ay matanda na. Ngunit kung isipin na ikay bata pa, ay ang iyong katawan ay susunod. Panatilihin na ikaw ay bukas sa mga bagong hamon at oportunidad kahit na ano pa ang edad. Maging maalam sa mga balita. Pag-aralan ang mga bagong technology sa halip na ito ay iwasan. Makisalamuha sa mga mas bata sa iyo para mahawaan ng kanilang lakas. Kumain ng sapat, huwag manigarilyo at tumulong sa komunidad. Ikatlo, panatilihin ang aktibong isip. Gamitin natin ang ating utak o kung hindi, ay manghihina ito. Sa makatuwid, huwag agad na magretiro sa trabaho. Isaalang-alang ang pagbalik sa eskwela kahit na may edad na. Patuloy na gawin ang gusto mong gawin. Sa isang pag-aaral sa Rush University Medical Center sa Chicago, ang mga taong patuloy na aktibo sa pagbabasa, pag-aaral at paglutas ng mga puzzle ay halos 50% ang bawas sa sakit ng Alzheimer's. Ika-apat, panatilihing payat. Bukod sa pagiging sobra sa timbang ay malinaw na isang kadahilanan ng panganib sa pagtaba ay ang sakit sa puso, diabetes at arthritis. Ang isang pag-aaral noong 2006 ng National Institute of Health ay nagpakita na ang pagtaas ng timbang ay konektado sa mas maikling buhay. Kaya maging masaya kung ikaw ay payat.